Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel TUNAY na KRITIKO. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Bardz News Update TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Bardz News Update TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay. At syempre huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa TUNAY na KRITIKO and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Bardz News Update TV at bibigyan natin ang reaction to, no? Vladimir Putin. Ah, pasok! Russia orders arrest of ICC prosecutors, no? Nabaliktad na po yung panyanyari, no? Kung matatandaan po natin, nung Marso, naglabas po itong ICC ng warrant of arrest laban po sa presidente ng Russia kay Vladimir Putin dahil po sa reklamo ng Ukraine, no? Yung pangingidnap daw po ng mga kabataan, mga bata mula pa po sa Ukraine, dinala nila sa bansang Russia, no? Ngayon naman po yung mismong prosecutor na si Karim Khan, na isang British lawyer, currently acting as chief prosecutor ng International Criminal Court sa The Hague, at saka yung mga iba pa pong prosecutor ng ICC ay inorderan pong arestuhin ng Russia, no? Ang kaso po nila, ito po ay paglabag, no, sa Articles 299 at 360 of the Russian Criminal Court Act, Criminal Code. Ano po yung nilalabag ng mga ICC? Ito po, meron pong bakas sa Russia na sasampahan ng reklamong kriminal ang sinumang tao na magsasampa ng reklamo o sa isang inosente, no? Galing po nung batas na yun, no? Sasampahan ng criminal case yung taong mapapatunayan, yung tao pong magsasampa ng kaso sa alam nilang inosente. Yan, si Vladimir Putin po ang tinutukoy nilang inosente at ang nagsampa ng kaso tong ICC. Ayon sa 360 naman po, isa pang batas ng Russia ang nilalabag ng ICC. Ito naman po yung preparation for an attack on the representative of a foreign state enjoying international protection in order to complicate international relations. Alam po ninyo, wala pong wala pong may protection po dapat sa batas yung mga head of state. Kasi po, kung lahat po ng head of state ay pwedeng arestuhin ng kahit sino, ay talagang magiging komplikado po yung mga international relations, no? Yan po, dito po sa pangyayari na to, nakikita po natin yung ICC. Hindi po siya nakakatulong na magbigay ng hustisya sa mga international na mga krimen, kundi nakakagulo po siya, no? Tama po yun, yung pinaglalaban na Russia, yung may mga immunity katulad po ng mga world leaders, ha? Dapat po hindi isinasangkot. Bakit po dapat may immunity yung mga world leaders? O yung mga leader po ng iba't ibang bansa ay hindi po dapat kinakasuhan, no? Lalo na po kung umiiral naman yung mga batas sa bawat bansa nila. Kasi po, delikado nga, kung pinag-initan nga, no, kung pag-iinitan ka, halimbawa maraming galit sa bansa mo, kakasuhan ka lang, madidisrupt na yung international relation mo, di ba? Lahat ng mga pag-iinitan. Kaya po hindi po dapat basta-basta nire-reklamo yung mga presidente ng iba't ibang bansa. Yan po yung nasa batas po ng Russia na bawal yung kasuhan, no, yung kanilang presidente, lalo na kung taga kayo ay foreigner. So ang ICC po ay kinukonsider nilang foreigner dahil hindi naman po miyembro yung Russia ng ICC. Kumbaga, no, yung ICC is hinahabol si Vladimir Putin, no? At syempre, ayaw naman nila na kasuhan na lang basta-basta si Putin, no, sa ICC. 'Di ba? Kumbaga nga, tama din si Sir Badong doon, na kung merong mga patakaran na gano'n, na kahit sino, kung galit ka lang dyan, eh pwede mo nang kasuhan kung sino-sino ang namumuno sa iba't ibang bansa. Gaya nga ni FBRRD, di ba? Halos, imbis na dito sa ating korte, magreklamo sila, dito isampa, eh doon nila inilalagay sa ICC,
No, bakit nila gustong manghimasok yung ICC at bakit yung ICC is nanghihimasok dito? Eh, dito naman yun eh. Diba? Problema natin yun. Dapat kung sila may problema kay Tatay Digong, dapat dito nilulutas yan. Hindi sa ibang bansa. Kumbaga parang ganun din sa Russia. No? Hindi pa pwede. Presidente nila yan eh. Diba? Kanila yan eh. Ang problema nila, kanila yan. No? Na hindi pa pwedeng panghimasukan ng iba. Ayun. Kumbaga, kontra talaga sila dyan sa ICC na yan. No? Eh, syempre, alam naman natin ang Russia, hindi naman basta-basta talaga nagpapadehado yung bansa na yan. No? Isa din sa mga bansang malalakas yan at malaking bansa yan. Okay, maganda pong development yan. Titignan po natin ngayon. Kasi ako, alam na alam ko po na yung ICC, eh, propaganda lang yung pagsasampa ng kaso kay, ano, eh, kay Putin. Eh. Alam po natin na wala po silang kapangyarihang hulihin si Putin. So ito po ay propaganda lamang. So maganda pong development to dahil alam naman natin na yung mga baluga po rito sa Pilipinas eh gustong-gusto po nilang makulong, no? Reklamo o may nakabinbin na reklamo dito kay Pangulong Duterte. Makikita po natin, no? Kung yung Russia po ay mahuhuli. Alam ko po kasi propaganda lang yan ng ICC dahil nangangailangan sila ng pondo, di ba? O gagamitin nila yung mga bansa na gustong yung mga bansa na galit kay President Putin para magbigay sa kanila ng donasyon kasi wala naman pong pondo yung ICC niya kundi mga donasyon po mula sa ibang mga bansa. Kaya po napasubo po sila, sinampahan po sila ng reklamo. Tatlong araw nung nag-issue sila ng warrant of arrest kay Putin, tatlong araw nagsimula po yung investigasyon dito po kay Karim Khan at saka sa mga kasama niya sa ICC. Ngayon po, sila po ang may warrant of arrest sa Russia. Alam po natin na yung ICC hindi po kayang hulihin si Putin kahit may warrant of arrest. Ang tanong, yung Russian government po ba ay may kakayahang hulihin si Karim Khan? Magandang development po to kasi... Diba? Para matigil na po yung mga panggigipit niyang ICC na yan sa mga independent nation. Magiging presidents po yan. Na dapat hindi sila nakikialam sa mga internal affairs. Okay, punta na po tayo rito. Sa US naman po, ito po may isang kahapon lang po to sinampa, no? Isang US congresswoman na nagngangalang Marjorie Taylor Greene. No, isang Republican na US representative ay siya po ay nagsampa ng impeachment laban po kay Joe Biden dahil po dito sa allegedly na si Joe Biden po ay failed to enforce the country's immigration law, no? Ayon po kay Marjorie Taylor Greene, Joe Biden has deliberately compromised our national security by refusing to enforce immigration laws and secure our border. Okay. Buwat po nung umupo si Biden, ayon po dito kay Taylor Greene, ha, ay 6 million illegals na po ang pumapasok sa United States of America. Ayan. Ayon pa kay Greene, over 160 countries to invade our country, deprive border patrols of the necessary resources and policies sufficient to protect our country, and his administration has willfully refused to maintain operational control as required by law. At dahil po dyan, sa paglabag, no, inaakusa ni Greene na ito pong US President ay lumalabag sa kanilang konstitusyon dahil po hindi po ipinapatupad ang migration law. Ba, mayroon din palang pumuprotesta kay Biden dyan, no? Talagang sa iba't ibang bansa, no, hindi nawawala talaga ang kumokontrol talaga sa presidente, no? Talagang itong si Greene may nakikitang ano, hindi maganda sa pamumuno ni Biden. Talagang nagiging green-minded siya, parang gano'n. Ayan po, napakalaking usapin po yan sa US. Nakikita po natin sa border nila, ang hahaba po ng pila. Inaalaw lang po yung mga ang problema po rito, okay lang po sana kung yung mga inaalaw na mga migrants ay mga talagang gusto lang maghanap buhay, di ba? Ang pinoproblema po ng mga Amerikano, napapasok po sila kahit po ng mga illegal na yung mga
mga utak kriminal. No? Hindi lang po yung mga gustong maghanap buhay, okay lang po yun eh. Hindi po tayo nakikialam. Gusto lang din po nating bawian to yung US na sa inyo rin po marami rin kayong problema. Pinakikialaman niyo po yung mga problema namin dito na ang simple lang po ng mga problema namin dito. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Bardz News Update TV and syempre credit sa Servador Marateles. Ayan, yung boses na yun. Ayan, talagang hihirapin naman talaga yung tungkol dito kay Vladimir, no? Putin, no? Na talagang panghimasukan ng ICC, yung Russia, no? O kaya hulihin, no? Di ba? Mahirap yan. Hirap kang pasukin yung Russia, eh. No? Kakasuhan niyo pa yan si Putin. 'Di ba? Kumbaga, malaking gulo 'yan pag nangyari 'yan. At saka alam naman natin ang Russia is independent na bansa 'yan, no? Na hindi talaga nakikisali basta-basta 'yan. May sariling tira sila. Eh. Wala silang samahan, 'di ba? Yung mga taga-Russia diyan, yung mga katunay nating mga taga-Russia, sino yung mga taga-Russia dito? Ano ba ang ano diyan? Ang katayuan ng estado, ano ba ang estado ng ano niyo diyan? Ng pamahalaan nyo dyan, talaga bang, ano, matindi talaga si Putin? Kasi syempre, ako, di naman ako taga-Russia. Syempre, magtatanong ka kung sino yung mga nasa Russia. Kasi alam naman natin talaga, lahat na namumuno sa Russia, talagang palaban yan. Tsaka yung lugar na yan. Kaya nga sila naka-independent eh. No? Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace!